Ano bang pinangtimpla mo dito, Ana? Tubig alat? Si Karen ang may kasalanan. Siya at ang nanay mo. I warned you, pero hindi ka naniwala sa akin. Gusto ko lang po talagang tulungan si Ana, pero hindi ko po siya gustong siraan. Bakit kayo pagpipilitan yung sarili ko? Eh wala naman talagang maniniwala sa akin. Alam mo, miss, kung ano man yung problema mo, hindi sagot ang pagpapakamatay. Doon tayo sa baba mag-usap. Ano, tara na. Huwag mo kailangan! Nina! Huwag kang bibitaw! Maraming salamat sa pagligtas mo sa kanya, ha? Ingat ka sa susunod, ha? Baka wala ako para iligtas ka. Nag-aagawan lang kayo sa pagiging anak ka rin, Nina. At gagawin nilang lahat para makalamang. Why are you talking to that dying girl? Sinususulan ko siya para mag-away-away ang tatlong anak ka rin, Nina. Yung araw na lang hintayin natin, dadating na resulta ng DNA test. Pag nalaman na natin kung sino ang ating apo, paalisin na natin ang dalawang anak ka rin, Nina. Isa na lang matitira. Pinagdasal ko po na sana pagdating ng resulta, na sana ako na lang po yung tunay na anak ka rin, Nina Monteclaro. Pero hindi po dahil sa pera o dahil sa mana. Pero dahil ayoko po mapunta sa inyo, sina Karen at Nina. Hindi po kasi ako sigurado sa intensyon nila sa inyo. Ayoko po na masaktan kayo nila, Lolo. Sinubukan ko makipagkaibigan sa'yo, Nina. Pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Magsama kayo ng nanay mo. Magsasama talaga kami ni inay. Dahil mahal namin ang isa't isa. At ikaw, wala kang kaibigan, wala kang kasama. Mag-isa ka! Galit ako sa kanya, Nay. Ako na nga itong gumagawa ng paraan para makipagkaibigan sa kanya. Ako pa yung lumalabas na masama ngayon. Naniniwala ka na sa akin. Hindi mo sila kaibigan. Sana nga, Nay, nakinig na lang ako sa inyo. Alam mo, huwag mo na silang isipin. Ang mahalaga, tayong dalawa. Ikaw at ako. Alam mo, Karen? Ako? Hindi kita sasaktan. Ako? Hindi kita hawain. Hindi kita iiwanan. Dikit sa lahat. Na hindi kita papabayaan. Nay, salamat talaga. Lagi kang nandiyan para sa akin. Hindi ka kawalan. Hindi ko kailangan ng kaibigan na kagaya mo. Kumusta na si Ana? Nag-aalala ko sa kanya, Sir Nan. Apektado na rin siya sa nangyayari dito eh. Pati tuloy siya nagkakaroon na ng galit kay Karen at kay Tina. Lahat tayo apektado eh. Lalo na yung mga bata. Siguro nga tama ka, Sir Nan. Hindi sila pwedeng magsama-sama dito. Konting tiis na lang. Malalaman na natin kung sino matitira sa kanila dito. Nakarami ba kayo ng kape kagabi? Hindi. Karen, nakalimutan mo na ba? Pang-apat na araw na ngayon. Apat na araw tayo nag-aantay. Ibig sabihin, lalabas na yung resulta mamaya. Ngayon na ba yun? Ngayon na malalaman ko ako yung Monteclarong hinahanap nila, Nay. Good morning, sir. Hi, good morning. Dumating ko ito. Ibigay ko daw po agad sa inyo. Salamat. Thank you, sir. Abel? Ano yan? Ito na, Ruth. Ito na yung DNA result ni Ana Carmina.
Ana. Ana, bibigay ko na kayo, Uncle. Tama ba nadinig ko? Nandito na ang mga resulta? Ito nga ako na. Ano pang hinihintay natin? Buksan na natin para magkaalaman na. Ang tagal natin hinintay ito, Sir Nan. Kaya kailangan maghintay pa tayo. Gusto kong buksan to sa harapan ng lahat. Sa harap ng tatlong anak ka, Remina. Sige, ipasok niyo na yan sa kwarto ko. Oh, bakit ganyan na itsura mo? Huwag kang mag-alala. Kasi kapag lumabas na yung results ng DNA test, hindi na kita maihirapan ulit. Dahil sigurado akong paaalisin ka na dito. Umaasa ka na ikaw ang tunay na anak Karenina Monteclaro? Wow ha! Para sabihin ko sa'yo, mas posibleng ako ang hinahanap nila dahil magkaugali kami ng anak ni Lolo at Lola. Huwag ka munang mag-assume. Baka masaktan ka. Mas magkamukha kami. Hindi rin. Ano gusto mo? Sirain ko yung mukha mo? Wala sana sa inyo ang tunay na anak, Karenina. Dahil pareho kayong hindi karapat-dapat kina Lolo at Lola. At sino karapat-dapat? Ikaw? Isa ka pang nag-feeling eh, no? Ay! Karen! Ana! Hinahal ka na! Andiyan na yung resulta. Tinatawag na kayo. Naging mahirap nitong nakarang araw para sa ating lahat. Dahil mahirap maghintay. Ay, pero hindi na naman ho tayo maghahantay, sir. Di ba kasi nasa inyo na po yung resulta? Nasa laman ng envelope nito ang DNA results niyong tatlo. At narito rin ang sagot kung sino sa inyong tatlo ang tunay naming apo. Ang tagapagmana ng Monteclaro. Pwede ba huwag na natin patagalin pa? Gusto ko nang makilala kung sino talaga ang tunay kong anak. Ay, pero sandali lang ho. Bago niyo buksan, gusto ko lang malaman kung ano mangyayari dun sa dalawang anak Karenina na hindi tunay na apo ninyo. Simple lang. Walang karapatang manatili sa bahay na ito. Ang hindi namin kadugo. Kaya kailangan nilang umalis. Uncle, pwede na natin siguro buksan para malaman na natin kung sinong tunay na anak Karenina. Test results ng kay Nina. It's negative. I knew it. Nina? Kaya mo muna siya. May dalawa pa tayong bubuksan. Ito naman ang kay Ana. It's negative. Claro, ikaw ang apo nila! Karen!
Hello, Mami. Oh, Nina. Kanina ko pa inaantay yung tawag mo, ha? Ano sabi dun sa result? Ikaw ba yung nahanap nilang nawawalang apo? Nina? Bakit ka umiiyak? I disappointed you. Hindi kita matutulungan kasi hindi ako yung tunay nilang apo. Paano na ngayon to? Para na yung mga pinagkakautangan ko, ito lang inaasahan ko magsasolve ng mga problema ko. Sorry, Mommy. May magagawa pa ba ako? Ano ko, sige na. Sige na, susunduin na lang kita para makauwi ka na dito. Paano na yung death threat sa atin? Ay, ako, bahala na. Iisip na lang ako ng paraan. Total, hindi naman pala makakatulong yung pagiging anak karanina mo. Karen! Congrats. Ay, congratulations talaga dahil siya ang totoong anak ka rin nila. Ay, may panaginip pa to? Hindi na. Ako negative sila na. Ikaw lang, positive ka na. Ang ibig sabihin, positive na siya ang anak ko? Tay? Sandali. Negative din si Karen. Paano negative silang tatlo? Paano nangyari yun? Ano to? Wala sa kanilang tatlo ang tunay kong anak? Meaning, wala sa kanilang tatlo ang tunay na anak ka rin. Negative! Negative, negative! Bakit negative? Bakit? Nay, eh, ganun ho talaga. Tanggapin na lang natin na hindi talaga ito yung buhay para sa akin. Tapos ano? Ha? Ano kabalaran mo? Maging dancer tulad ko? Hindi yan ang pinangako ko. Sinabi ko maging mag-ayos ang buhay mo! Pero Nay, marami pa namang paraan para gumanda yung buhay natin, di ba? Sinabi ko na rin yan! Pero ano? Ha? Ano kininatnan ko? Nalulungkot din naman ako, Nay, syempre. Pero ngayon, at least alam ko na hindi ako, di ba? Kaya makakamove on na tayo. Hindi ko maintindihan. Paano nangyari yun? Wala sa kanilang tatlo yung aking apo. Same lang pala ako ng oras ko dito. Akala ko makikilala ko na kung sino yung tunay kong anak. Ako rin naguguluhan eh. Imposible kasi yung tatlo lang yung nagmamatch na anak sila ni Maggie. Tsaka sila lang yung may pangalan na anak karanina na galing sa safe haven. Oh. Malay mo naman may pang-apat pa. At siya pala ang tunay na anak karanina. Ruth, imposible na may pang-apat pa. Makinig ka sa akin. Dinaya nila tayo. Kung ano man yung resulta, dinaya nila yon. Nay, di ba nandun tayo nung binasa yung resulta? Wala ni isa sa aming tatlo ang totoong anak Karenina Monteclaro. Come on, guys. Naniwala na tayo sa tatlo. Bakit hindi sa isa pa? Wala naman ng records ang safe haven para malaman natin. And besides, Abel, it doesn't matter kung meron pa o wala ng anak Karenina. Ang alam ko lang, wala sa tatlo ang tunay na apo. They no longer have business here. What are you saying, Ruth? Ang sinasabi ko lang, Uncle, mas mabilis na natin silang mapapaalis dito. Mas madali na nating matatanggap na nawawala pa rin ang totoong anak Karenina. Alis ka na? Opo. Lalabas na po mamayang hapon si Inay sa ospital. Sasabay na po ako sa kanya pa uwi. Ana,
pwede ka pa rin naman mag-stay dito eh. Wala na po kasi akong lugar dito. Hindi naman po kasi ako yung nawawala niyo pong apo. Salamat po sa lahat. Maraming salamat po sa lahat, Lola Carmela. Pwede ko pa rin po ba kayo tawaging Lola? Oo naman, yun ang gusto ko. Aalis na ako. Tutal na sa inyo na naman DNA test ko eh. Tawagan nyo na lang ulit ako kapag nakita nyo na ang anak. Sige, salamat. Salamat sa lahat ng tulong mo ah. Pasensya na rin at hindi nyo nakita ang hinahanap ninyo. Well, winarningan ko kayo. Sabi ko sa inyo na nag-aaksaya lang kayo ng panahon at energy. Tingnan nyo kung ano nangyari ngayon. Ruth, don't say that. Uncle. Uncle, gagawin ko lahat para hanapin ulit si Ana Karenina. Magsimula ulit ako. Huli na, Abel. Paano ko papalalakasin ang loob ko kung nauna nang bumibigay ang pag-asa kung makita pa si Ana Karenina? Pagod na ako. Manina. Oh, ma'am. Bakit nakataksi ka lang? Nasaan yung kotse? Naibenta ko na. Para makakuha rin ako ng extensions para sa mga utang ko. Oh. Nakapagpaalam ka na ba? Hindi na kailangan. Tara na. Gusto ko na umalis. Saan ako nagkamali? Abel, hindi ka nagkamali. Hindi mo lang matanggap yung sagot na wala sa tatlo ang totoong anak Karenina. Malay mo, patay na pala yung tunay na anak Karenina. Malay mo, kasama pala siya ni Maggie doon sa barko at kasama siya lumubog. Hindi. I'm sure may mali somewhere. Paano kaya kung paulit ko yung test? O kaya bumalik ako sa event tapos maghanap ako ng bagong interviewin? Abel. Abel, tama na. Hindi ka pa ba napapagod? Kami pagod na pagod na. Kung si Uncle Sernan nga sumuko na eh. Dapat ikaw din. Abel, dumating na ang DNA test. Lumabas na ang resulta. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na hindi na natin makikita ang tunay na anak Karenina. Hindi, Ruth. Habang may naghahanap, may pag-asang makita si anak Karenina. Kaya hindi ako titigil. Pero hindi pwede. Gagawin kong lahat para mahanap si Ana Karenina. Okay ka lang? Ilang gabi lang nagkagulo-gulo na ang tatlong anak Karenina. Kung alam ko lang, mapupunta ang lahat sa wala. Sardan, mas gugustuhin ko na naandito yung tatlong bata kaysa naman wala tayong apo. Carmela, kailangan tanggapin natin. Talagang masakit ang umasa, tapos mauwi rin sa wala. Nasaan na mga bata? Si Ana umalis na eh. Hindi nakapagpaalam sa inyo dahil nag-uusap kayo sa loob. Pabalik na daw siya sa nanay niya. Si Nina. Yung batang yun. Umalis nang wala man lang paalam. Si Karen.
Lolo. Magpapaalam na po sana kami ni Inay. Maraming maraming salamat po sa lahat. Salamat din, Karen. Sa dandaling panahon na inilagi mo rito, pinasaya mo kami. Lalo na ako. Lolo, lalo naman po ako. Ang saya-saya po namin ni Inay dito. Kung pwede nga lang po hindi kami umalis eh. Hindi po namin kayo makakalimutan. Silang tatlo. Rin alam eh. Saan ka magsisimulang maghanap? Basta nga alam ko hindi ako titigil. Huwag na lang tayo dito, sa iba na lang. Anak, wala na tayong titiran pa. So Karen, labang mo yung mga tamisa sa baguhan ha? Dapat yan bukas ngayon yan. Dahil kung hindi, malilindi ka na tayo. Paano na tayo ngayon? Papatayin na ba tayo ng mga pinagkakautangan? Hindi pa naman. Sorry, binigukita. Ganun yata talaga. Hindi naman mabibigyan ng solusyon ang pangalan mo ang mga problema ko. Hindi ko na kaya ito, Carmela. Ano gusto mong gawin, Sir Nan? Gusto kong maging lolo ulit. Pero, Sir Nan, hindi pa natin nakikita si Ana Karenina. Nakita na natin ang mga apo natin. Tinutukoy mo ba yung tatlong bata? Oo, silang tatlo. Gusto ko silang pabalikin ulit dito. Mag-aaway-away lang sila pag pinabalik mo sila dito. Hindi na sila mag-aaway-away kung wala naman silang pag-aawayan. Kung yun talaga gusto nyo, papahanap ko sila. Ana Karenina, andyan lang sa sasakyan. Halika na! Sige po. Tara na, gusto ko nang makilala ang lolo't lola ko. Nasasabik na kaming makita sina Ana Karenina.